Bakit mo sinisiraan si Ella? Sinabi ko lang ang totoo. Di mo ba nakikita na lugmok na ang anak natin pagkatapos sisiraan mo pa siya sa media? Iisa ang anak natin! Patay na siya! Anong pakiramdam, Jaime? Tinalikuran mo ang pamilya mo. Ang buhay mo. Para lang sa tesang yon. Yung pala, tatrydorin ka lang ng ganito. Ididiin yung anak mo ng ganito. Si Tessa, pinaglalaban lang niya ang nangyari sa kanyang anak. Yun din lang ang ginagawa ko. Pero hindi mo maintindihan. Patricia, mahirap maintindihan ang kademonyohan mo. Kailangan ko malaman, Ella. Pinatay mo ba si Red? Hindi. Hindi ko magagawa yun kahit na kanina. Lalong-lalo na sa taong minahal ko bilang kaibigan at kapatid. Roll camera. Let's start. So, namatay si Red sa kandungan mo? Oo. Nung mga oras na yun, lahat ng galit, lahat ng mga problemang namagitan sa amin, lahat yun nabura. Maniwala ka ng mga panahon na yun. Wala akong gustong mangyari kundi ang mabuhay siya. Anong pakiramdam mo ngayon na ang mother-in-law mo ang umahawak ng kaso laban sa'yo? Masakit. Masakit dahil tinuring ko na siyang pangalawa kong ina. Sa law profession, pati na rin sa pamilya. Anong gusto mo sabihin sa mga taong makakapanood nito? Nandito na naman ho ako. Pangalawang beses na ho ako mananawagan sa inyo. Pero nandito ho ako, taas noong. Malinis ho ang konsensya ko. Hindi ho ako pumatay kay Red Ramirez. At haharap po kami sa korte. Lalaban kami kasama ng asawa kong si Miguel. Alam na lahat ng tao na batikang abogado si Attorney Tessa Ramirez. Kaya iniisip ng marami na hindi kayo mananalo sa kaso na ito. Kaya namin siyang talunin. Hindi dahil sa galing. Pero nang dahil sa katotohanan ng ipinaglalaban namin. Shall present evidence to prove the charge. The prosecution shall present evidence to prove the charge and, in the proper case, the civil liability. Now, the accused shall present evidence to prove his defense and damages, if any, arising from the issuance of a provisionary remedy in the case. Now, the prosecution and the accused or the defense may present, in the proper order, rebuttal and swerve rebuttal evidence. Attorney, be patient with yourself. Pagod ka lang. And you've been pushing yourself very hard. Bumuti naman ang speech mo eh. I'm sure, magiging magaling ka niyan sa korte.
Gagawin ko to. Gagawin ko to. Kaya mo yan, Miguel. Para kay Ella. Lo? Ano? Lo? Opo. Lo, ano pinagawa niya dito? Di ba dapat nagpapagaling ka sa US? Kaya ko na ito, Opo. Ang importante, nandito ako para sa'yo. Salamat, Opo. Kailangan na una natin umalis. Attorney Tessa Ramirez, respectfully appearing for the private complainant as private prosecutor under the direct control and supervision of public prosecutor, Attorney Isabel Capil. Is the prosecution ready? Yes, Your Honor. Call your first witness. Kinatawagan ang head ng investigating team, si Police Chief Inspector Vic Maliari, sa witness stand. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? I do. You may now sit. Narito ang bag, marked as Exhibit A for the prosecution. Ano ang kaugnayan ng bag na to sa binanggit mo na bag? Yan po mismo ang bag na nakita namin sa labas ng warehouse. Ano ang kinalaman ng baril na to sa pagkamatay ni Red Ramirez? Ayon po sa ballistic, ang bala po na tumama sa katawan ni Red ay ang bala rin po na nandiyan sa baril. No more questions, Your Honor. Counsel, cross. With the kind permission of the Honorable Court, sir. Proceed. Thank you. Sinabi mo na puno ng fingerprints ni Attorney Ella Ramirez yung crime scene. Counsel? I'm sorry, Your Honor. I'll proceed. Okay. Bukod sa fingerprints ni Attorney Ella Ramirez, kanino pang fingerprints ang nakita mo doon? Mo
mo sa korte ang naganap nung araw na napatay si Red Ramirez. Tinawagan ako ni Ella Ramirez. Nagkita kami sa isang kapihan. Galit na galit siya kay Red. Mukhang wala siya sa kanyang sarili. Parang papatay siya ng tao. Objection, Your Honor. Conclusion na ng witness yung binibigay niya, hindi na facts yung binibigay niya ng testimonya. Your Honor, gusto ba ng prosecution na maniwala na lang tayo sa mga sinasabi ni Mr. De La Cruz? Na kahit wala man lang kahit anong ebidensya na pwedeng sumuporta doon sa testimonya nila? Kasi klarong-klarong hearsay yung sinasabing testimonya ng mga witness nila. Objection, Your Honor. Walang karapatan ng defense counsel na magbuo ng sarili niyang opinion sa testimonya ng witness. Objection, Your Honor. Defense would like to put on record na wala na si Cesar Esteban na tinutukoy ni Mr. De La Cruz na kinontak daw ni Attorney Ella Ramirez. Pero hindi ibig sabihin nyo na walang nangyaring bayaran.